nang malaman ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal na mabubulag ang kanyang ina mula Ateneo Municipal de Manila, lumipat siya ng Universidad ng Santo Tomas para mag-aral ng medisina. At ilan mismo sa kanyang transcript of records, nasa pangangalaga pa rin ng universidad. So makita rin dito ang kanyang mga klase, kamukha ni Jose Luna Novicio na kapatid ni Antonio at Juan Luna. Kung titingnan nyo ang transcript records, yung mga grado rito ay ang gradong sobresaliente o ibig sabihin ay excellent. So pareho lang ang grade ni Rizal at yung mga pito niyang kaklase na sobresaliente. Noong panahon ni Rizal, ang mga estudyante binibigyan ng grado na sobresaliente na katumbas ng 1 o yung pinakamataas na grado. Notable o 1.5, bueno kung ikaw naman ay nakakuha ng 2. At aprobado para sa mga pasang-awa o may grado na 3. Sa kanyang pag-aaral sa UST, 6 na beses lang ginawaran si Rizal ng grado na sobresaliente. Pero alam nyo ba mga ka-wonder na ang kinikilalang pambansang bayani ng Pilipinas, minsan din palang nakakuha ng pasang-awang marka sa subject na General Pathology. Si Rizal ay more on the arts. So ang pinasukan niya ay medisina. Kaya meron siyang grado na hindi mataas. May isang grado pang aprobado. Aprobado means pasa. At ang karibal pala ni Rizal sa klase, walang iba kundi ang nakatatandang kapatid ni General Antonio Luna at ng pamosong pintor na si Juan Luna, si Jose Luna. So sa transcript na ito, makita natin na si Rizal ay nakuha ng grado na bueno or good at si Jose Luna Inobicio naman ay nakuha ng grado na sobresaliente o excellent. So sa pagmamasid ng mga transcript records na ito, makita natin sa pag-aaral ng medisina, mas maganda ang grade ni Jose Luna Inobicio kaysa kay Rizal. Gayunpaman, bagamat nakalalamang si Jose Luna pagdating sa pag-aaral ng medisina, bihasa naman daw si Rizal sa mas maraming aspeto. Si Rizal, marami siyang pinasukan eh. Kaya ang tawag sa kanila ng former Deputy Prime Minister ng Malaysia na si Anwar Ibrahim, ang tawag sa kanya, the Renaissance Man. Ang Renaissance Man ay isang tao na inaaral lahat. At age of 2, o before 2, marunong na siyang magbasa at magsulat. Kung merong panukat noon sa pagiging gifted, so isa na si Rizal doon. No? So gifted ang mama.